nakita mo na. Sabi ko sa'yo, kailangan natin ng pera eh. Oo, nanay. Alam ko na. Hindi mo na kailangan ulit-ulitin sa akin. Bumalik ka na kasi dun sa kasa. Maghanap ka ng mayamang customer dun. Patulan mo na, tapos hingan mo ng hingan ng kwarta. Tao pa ba tingin mo sa akin, ay? Makapagsalita ka para akong larong walang pakiramdam, ah. Tsaka bakit ba palagi na lang ako na mamumblema sa lahat ng issue mo sa buhay? Kung ayaw mong tumulong, hindi kita pinipilit. Pero pag may nangyari sa pamangkin mo, cargo di konsyensya mo to. Customer ko, sabi niya, tutulungan ka daw niyang lumapit sa PCS ko. Salamat po, Aling Isay, Madam. Salamat po. Bakit po bang bait-bait niyo pa rin sa akin? Kasi kung ako'y nasa posisyon niyo, tabi pa kang pinalayos yung sarili mo eh. Masama kasi ugali mo. Charot lang. Alam mo, tama ka, Audrey eh. Sa dinami-daming beses na sinaktan mo si Boyet, ilang beses ko na rin naisip na palayasin ka. Siguro nga, tingin sa amin ni Chona ng mga kapitbahay natin, ang lalaki namin tanga kasi paulit-ulit ka namin tinatanggap. Pero may nagsabi kasi sa akin na sa pamilya daw, walang wala. Alam mo kung sino yun? Sino po? Si Boya. Okay. Pamilya ka namin, kaya hindi ka namin iwan. Salamat po, Aling Isay. Nanay, tawagin mo akong nanay, okay?